Yan, good morning mga ka-travelers. Long time no see. Meron kaming pupuntahan, no? Surprise to. Ando po siyang regalo. Ano po? So napakabuti po ng kalooban ng taong ito na ibibigay na kasiyahan para sa atin. Yan mga ka-travelers, hanggang ngayon di pa ako makapaniwala. Nandiyo naman yung comment niya. Sabi niya, may bibigay daw po siya sa atin, ha? Rusk. Ayun, di oh. Kita ko na dito yung pula. Ayun siya. Ayan siya. Yan, good morning mga ka-travelers. Long time no see. So, matagal-tagal tayong di nagkasama-sama, di nyo kami nakita. So ayan, ngayon na mga ka-travelers, meron kaming pupuntahan, no? Surprise to. Ayan, kasi meron pong nag-comment doon sa ating YouTube channel. Ayan, papakita ko na lang sa inyo kung ano yung comment niya. So, offer po siya. Meron daw po siyang regalo. Ano po? So napakabuti po ng kalooban ng taong ito. Hindi ko po siya kilala. Basta nag-comment lang po siya doon. Pumunta kami ng Lukban, Quezon. Sabi niya, meron daw po siyang libre na ibibigay na ano, na kasiyahan para sa atin. Titingnan natin kung ano ba talaga 'yon, mga ka-travelers. Hanggang ngayon, hindi pa ako makapaniwala, no? Makita niyo yung ano, makita niyo naman yung comment niya. Sabi niya, may bibigay daw po siya sa atin, ha? Na rusko. Malaking bagay yan mga ka-travelers. Kahit pasabihin natin na ano lang yan, mumurahin or anong uri ng sasakyan. Eh yun ngang bike, halos hindi po maibigay ng kapwa, di ba? Napakadalang yan. So, meron daw po silang rusko na van, minivan, ay for free daw po niya na ibibigay sa atin. So, hindi po ako makapaniwala kasi hindi naman po yung laruan. Yung ginagawa niya, hindi po laruan yung ibibigay niya. At dinalangin natin sa Diyos kung ano ba to. Nakausap natin siya, nakachat natin. So talagang totoo yung kanyang gusto na maitulong. Dahil napapanood niya yung mga paglalakbay natin gamit si chariot. Ano. So yan, kaya ngayon pupuntahan po natin doon. No? Hindi pa natin alam kung ano talaga itsura. Sana naman eh wala masyadong issue yung makina. Mahalaga tumatakbo at mas maging komportable tayo sa missionary journey natin. No? So ayan, kasama natin si Brother Raymond sa pagpunta natin doon. Kasama din natin si Mami sa likod. Siyempre, kasama din natin si Josiah. Ayan, tatawid na siya ng ilog. So yan, hindi po talaga ako makapaniwala kasi nga sa panahon natin, alam nyo naman, napakahirap na buhay ngayon at siyempre, sasakyan yan kahit pasabihin na anong puring model, eh ngayon, wala kang makukuhang libre. Kaya yan mga ka-travelers, hindi po talaga ako makapaniwala. Kaya kami pupunta para talagang makita kung gaano ba talaga ito katotoo. Tara! Let's go!
Sige, tanong mo dyan sa mga tao na yan dyan, yung may sibuyasan, tanongin mo. Ayun po rin po, saan po ang garden bill? Dito po, papasok. Thank you po. Tingnan niyo po si ano, Kuya Kaloy. Kaloy? Mga bandon. Oo. Bill po sa unahan. Utay-utay pula ang yung biyahe daw. Kumain pa muna kami. Ito na mga ka-travelers, pagdating po namin dito, wala akong masabi, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Makita po namin itong multi-cab na Rusko na minivan dito. Wala nang maraming kwento, diniretso inabot niya sa akin agad ng susi pagdating po namin. Pagkalipas po ng ilang mga kwentuhan, pamustahan, ay kami ay magpapaalam na rin. Makita ko si brother, nakilala ko siya kasi minsan na rin pala kaming nagkita dito sa Lukbay. Isa po siyang Seventh Day Adventist. Mabuti ang kalooban. Di ko lubos na alam kung ano ang mas malalim na kadahilanan niya, pero sa kanyang mga sinasabi, ito'y kanyang ginagawa dahilan sa kanyang pananampalataya. So maraming salamat sa iyo, Kuya. Ayaw niyo po kasi nga magpakita ng kanyang mukha. Ayaw din niya magpa-picture. Ito ay patagulang ang kinuhanan, kaya para sa kanya ay tinubunan na lang po natin ang kanyang pagkakilanlan. Ito po mga ka-travelers ay ibinigay ng walang anumang kapalit. Kaya taos puso po namin itong tinatanggap. Baba! Sige po! Bye mo, bye! Salamat Kuya Kaloy! Ayos na! Bye mo! Normal lang siya. Sabi ko pwedeng bawasan yung minor, hindi pwede. Normal pa tayo. Normal ho kasi ino natin siya mga tiyo. Okay. Bye-bye. May uwi na nga po namin si Rusko minivan mga ka-travelers. At yan naman chariot. Kasunod natin. So mga ka-travelers, dahil ito'y stock at ito'y napakatagal po nga katambay sa kanila. Kaya kailangan natin itong kaniko para vision at pa-check lahat ng mga kailangan i-check, balitan ng mga lahat balitan para masubukan natin kung ito dito sa malayuan. So yan guys, ito po yung binigay niya sa atin, walang anumang kapal. Ayan, so patik na lang natin to kung ano ba talagang maging kailangan dito. Malagaw, maandar siya. Papa! Ah. Ito ay, paano, libre to mga ka-travelers. Free. So, repaint na lang natin to. Papa, po? Kahit wala kang pera, binibili mo? Binigay lang. Ha? Ayos pang travel ng malayo pag sakali. Ay, titestingan natin. Huwag mo testingan. Pag uwi ng Aurora, baka ikloy ito, Merik. Patik lang natin ang list dito. Tuwang-tuwa si Josiah kasi meron na daw kami ng sasakyan. Siyempre kami din, masaya kami. Kahit na ito ay luma, pero pwede pa siyang ayusin at alagaan. Sabat sa Diyos, ba? Pagkaganda na. Tinago mo na yung papel niyang original. Safety na to sa ulan. Kaya tayo mababasa. Oh. Kompleto sa salamin. Kapag iba, hindi na tayo mababasa. Papa, diba? Tingnan sa mekaniko, yung langis niya. Papa, tingnan mo, Papa. Halakad ko. Okay naman ang ano niya. Okay naman. Okay
automatic pala to. Oh, automatic pala. Oh, automatic. Ano, walang clutch. Nakalang at saka brake. Ganon? Kahit jeep pa, baka yun to. Oh, talaga? Papariwirings ko to. Papawirings ko siya ng kompleto. Mga wiper, papalitan. Ayusin na lang to. Ang ganda nito. Wala si Tito Raymond, ha? Kita ko? Ganda kaya nito kung ma-ano to, mapinturahan ng makintap. Oh. Hindi naman novela ang hawak ko jeep to, ha? Ano nga ang tawag dyan? Manubela nga. Ay, manubela pala. Hindi na... Ano yun, yung ganun? Yung parang motor. Hindi na charit ang hawak ni Papa. Malaking nga katuwaan na yun, mga ka-travelers.
Para sa katulad namin, hindi namin kaya bumili nito. No? Hindi namin kaya. Kaya napakalaking katuwaan. Malaking alwa na po ito sa paglalakbay ng malayo, no? God will provide lahat ng mga pangailangan natin, tiwala lang. Nakita ko dun mga travelers, kailangan contentment. Makontento lang tayo kung ano meron sa atin. Hindi natin alam kung ano nga bibigyan ng Diyos, huwag lang tayo magreklamo. Siyang bahala, malay mo. Magbigay po ulit ang Diyos, mas magandang klase, di ba? So sinusubok tayo ng Diyos kung ano yung puso natin. Kung kontento ba tayo sa buhay natin, na gumawa sa kanya kung ano meron tayo. Yun, maging kontento tayo, hindi tayo pababayaan. Hindi man lang humagap sa aking kaisipan o hindi man lang dumaan sa aking kaisipan itong bagay na to. Bala. Pero ngayon ito, hawak natin manibela. Hindi tayo naglabas ng kahit piso maliban lang dun sa ating bali gasolina papuntang chariot Nukban, yung kasi ginasolina natin kay chariot kanina 200 para tayo makarating at mapuntahan ito. Nung una parang siyempre dadalawang isip ko, sino ba naman maniniwala, biglang magko-comment sa YouTube mo, sana wag niyong tanggihan, meron kami ng rosco dito, bigay namin sa iyo for free. Siyempre sino ba naman yung galo, wala man lang mahabang kwento, walang kung ano, tapos ini-add ko sa Facebook. Hindi ako nag-comment na kahit ano kasi siyempre baka mamaya sabihin naman baka sinusubok lang tayo. Pero yun pala, talaga to sa puso. So siya yung una nag-chat, parang siya pa nga po yung ano eh, no? Siya una nag-chat, tapos parang siya pa yung nagpupursige, parang ako tuloy nahihiya na ako pa yung pinupursige nung magbibigay sa atin. Kaya kahit pagdating doon kanina hindi ako makapagsalita, hindi na po na yung video kasi ayaw din naman ni Kuya Kaloy na magpa-picture. So okay na daw yun, di na bale. Siguro napaka-humble din talaga po ng tao, no? Ayaw niya na naman publicity, ayaw niya na. God bless sa'yo Kuya Kaloy, God bless. Tapos ayun, usap kami, talagang kwentuhan. Di na namin binidyo, di namin kinaber, no? May kalumaan pero yung nagbigay, napakabuti po ng kalooban. Press na press ang kanyang kalooban. Kahit luma ito mga ka-travelers, magiging bago to. Magiging bago to. Gagawa natin ang paraan. O tayo-tayin din po natin na mapaganda siya para presentable naman siya. At saka siyempre, sa paglalakbay natin, yung mga kailangan ni paayos, papaayos na lang natin. Doon na lang natin ibubuhos yung makakayada natin na unti-unti. Dahil libre na to eh, hindi na natin to binayaran, hindi natin binili. So susubukan natin to kung ano maganda siya, oh, hindi nataas yung temperature. Maintain siya, maintain. Pabitawan mo na. Walang wiggle. Kahit bitawan mo siya, okay pa. Diba, napa-stack lang daw po to. Yung dating may-ari daw po nito, Matandala. So halos service lang. Tapos yung second owner, parang nagtitinda daw ng gulay, tapos parang na medyo nalugi. Eh nagbili nila sa kanila ng mura, binili nila dahil gusto nga nila pang-practice lang po ito nung anak. So alas di po talaga gamit ang malayuan, nangayon sa kanila, tapos dumana ko sa naging mekaniko nito. Wala pa daw sila bubuksan dito sa makina o anuman. Yung mga basic lang, mga preno, radiator, yung mga ganun lang yung kanilang inayos. At sa ngayon naman, hanggang ngayon, okay. Wala nang problema. No, tumatakbo. So yung mahalinghing, siguro sabi ng mekaniko, timing chain na lang yon. Sa mga chain na lang yung nahalinghing na yon. Kaya, ano yun natin. So, yung transmission, yung automatic transmission kasi ito eh. Kahit dito alam kung ano, medyo mahal yon. Pero, tanong natin, paano siya lalong palakasin sa ahon? This really happened here. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happened here? I can't be too sure, but one day I'll be yours.
sabi ko, hala. Pag ano ni Kuya Kaloy na sabi ko, one click. Oo, one click nga. Sabi ko, oh, ang ganda ng tunog ng makina. Pati, hindi siya, di ba yung ibang band marinig ba? Di ba ganyan siya pag nag-aandar yung karag-karag na? Aba, sa tuya mo, parang bago yung... Malakas, malakas pa nga ang ugong ng ban ni Kiyaj, ay yung multi-cab ni Kiyajip na itim eh. Oo. Di ba? At saka wiggle-wiggle din pati yun. Di ba yung ginamit natin papuntang ano? Papuntang Carigao. Oo. Maano pa yun, malikot pa yun yung multi-cab niya. Ay po, kahit di tayo ng aircon, talagang... Ay, ako ayaya ko ng aircon. Okay, okay na to. Kahit mag-ibingan, walang aircon. Papa! Oo. Alam ko na, Papa. Oh. Bili ka ng ilaw, ilagay natin. Oh, ganda daw. Ganda ng view. Papa! Oh. Bili ka ng ilaw, ilagay natin dito para pagkabi may ilaw tayo. May ilaw, ayan o. Oh. May ano, pa. Ilaw pa. Ganda yung ilaw niya. Pero papare-wirings na ito kasi baka mag-over, mag-ano yung mga wirings niya. Naisipan ni Kuya Kaloy na bakit kaya niya binigay. Well, dapat ibinta mo na yun kahit 50K. 50 mil, kahit 20 mil. Napakalaking alwan sa ating paglalakbay. Kailangan lang ng transmission ito para makasabata. Oo. Naiuwi na nga po namin si Minivan, mga ka-travelers, at wala pong kalagyan ng papasalamat ko sa nagbigay po nito. Siyempre unang-una sa Diyos, naghihimok ng kanyang puso, nagbigay nito, at ito'y magagamit po para sa gawain. Ayan, nakauwi na rin po si Minivan dito sa amin sa Tayabas. God bless po sa iyo, Kuya Kaloy. God bless. Ay, ito yung pag ito yung ano pa, napintura, yung nahalihan ng ayos ang kapinturahan. Ay, ang ganda pa nito. Ay, mas bulok pa nga yung sahig dati nung kinanila sa mga bali. Oo nga. Butas-butas. Ay, tinamaan na si Bisaya ka. Oo. Ka? Hindi. Ay, laki ng ano yun. Mga ganito? Ay. So, ayan guys. Yan ang po mga ka-travelers. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Thank you po, thank you God, thank you Kuya Kaloy. Ingatan po namin to. Ingatan namin tong iyong kaloob, napakalaking kaloob para sa amin. Thank you so much.